Magandang araw po muli mga boss. Kung meron po kayong ganitong sasakyan, pwede nyo pong gayahin po itong gagawin ko. Gamit po kayo ng number 14 na combination wrench, luwagan nyo po yung drain plug nya. Siyempre dapat may nakahanda po kayong pansalo ng maruming langis. Ayan, mag-change oil po kasi ako mga boss. Pag natanggal nyo na po yung drain plug, yaan nyo po muna siyang tumulo. Ngayon, pagkaunti na lang po yung tumutulo sa kanya, ibalik nyo na po yung drain plug nya. Ganyan po ako mag-change oil mga boss eh. Higpitan mo po muna yung drain plug niya ng maayos. Kasi po, pag nag-change oil ako, gumagamit po muna ako ng ordinary oil. Naglalagay po ako ng 3 litro sa makina niya. Tsaka ako ngayon yung paaanda rin. Yan po kasi ang ginagamit kong pang-flushing. Para sigurado po ako na kapag naglagay po ako ng malinis na langis na or yung final na langis, mas malinis po ang kalalabasan kaysa po gumamit po ako ng chemical na pamplasing. Mas gusto ko na lang po dyan yung ordinary oil na lang. At pag naisaling ko na po yung 3 liters na ordinary oil, babalik ko po yung cup, tapos papaanda rin ko na po yung makina. Tandaan nyo po, pag gagayahin nyo po itong ginawa ko, 5 minutes lang po yung paanda rin yung makina, tapos papatayin nyo rin po yan. Kung wala naman po kayong budget, eh pwede naman po i-drain nyo lang po yung langis nyo. Yung tinuro ko po ay yung po yung oil filter. Tapos 5 minutes na, pwede ko na pong patayin ulit itong makina. Di-drain po uli natin uli yan. Ibig sabihin, yung langis po, tatapon po uli natin. Pero kung meron po kayong paggagamitan sa mga gate nyo, pwede nyo po yung itabi. Hindi naman po yan masasayang eh. Nasa sa inyo rin po yan. Gamit po kayo uli dyan ng number 14 na combination wrench, tanggalin nyo po uli yung drain plug. At doon sa nagko-comment na magastos daw po ito, hindi naman po kita pinipilit gawin mo ito eh. Ito naman ay sa kagustuhan ko lang maging malinis yung loob ng makina niya pag naglagay ng bagong langis. Ganun lang po yung ano doon, logic mga boss. Kaya di mo na kailangan pang sabihin napakagastos naman ito. Di, huwag mong gawin, ayun lang naman. Yun ba naman ay pinaproblema mo pa? Napakadali naman ang problema mo. Lagi niyo pong tatandaan na ang mga video ginagawa ko ay hindi niyo po para sundin, kundi para pinakikita ko lang po sa inyo kung paano ko po ginagawa ang isang sasakyan. Kung mali sa'yo, di gumawa ka ng sarili mong video, malay mo mas maganda yung sa'yo at mas tama o di mas marami kang tao na tulungan. Ganun lang naman ang logic mga boss eh. Kung gusto ko gumamit ng flushing oil para mas malinis, ano naman problema mo? Magre-reklamo ka, gusto rin naman ng customer. Kung ayaw na katulad mo, di wag mo gayahin. Yun lang ang logic, boss. Bago nyo po ilagay yung oil filter, punasan nyo po muna yung base niya. Para sigurado po kayo na paglapat po nung oil filter nyo at dumikit yung o-ring, hindi po ma-damage. Bago nyo po ilagay yung oil filter, punasan nyo po muna ng kaunting langis yung o-ring yan. Para hindi po mapilipit pag kinabit nyo. Kasi siyempre, magaspang dun. Tapos ilagay mo yan, yung o-ring magaspang din. Baka pumilipit, may possible. Kung may langis siya, dudulas lang siya. Kung kaya nyo higpitan ng kamay yan, pwede rin. Kung malakas yung gripping mo, pwede. Di po ba? Kung meron naman akong panghigpit at hindi naman makakadamage, pwede ko rin gawin yan. Gawin nyo yung gusto nyo na panghigpit, ito naman yung akin. Gamon lang yung load dyan. Sabi nga gumamit ka ng utak na hindi ka masyadong mahihirapan, pwede yun. Diba? Pwede yun. Pero yung gusto mo medyo mahihirapan pa yung mga kamay mo, okay lang yun. Hindi naman ibig sabihin nung wala ka ng utak ha, wala akong sinabing ganun. Kaya lang, ayoko mapagod yung kamay ko kaya na ginamit ko. Sa paghigpit mga boss, yung alalay lang po, huwag naman sobrang higpit. Kasi ako naman kasi tansyado ko na yan, yung pagkabit ko niyan. Kaya madalas makikita nyo ko, gumagamit talaga ako ng oil filter wrench. Kaya nga ako meron gamit oil filter wrench para gamitin ko. At bago nyo ilagay yung drain plug, punasan nyo po muna itong oil pan niya. At siguraduhin nyo lang na nakakabit po yung gasket ng drain plug nyo. O kung wala naman, lagyan nyo ng kaunting teflon para sigurado po kayo hindi siya magkalik. Higpitan nyo po yan ng maayos mga boss ha. Huwag naman din sobrang higpit kasi susunod na buwan or taon, pwedeng mag-change uli yan. Kumporme sa paggamit niya ng langis. At pag okay na, pwede ka na pong magsalin ng bagong langis. Ayan na po yung bagong langis mga boss. 7 liters po yung nakaready na langis nito. Pero sa 7 liters na yan, meron po yung matitirang kaunti. Lagi nyo pong tatandaan na magbe-base po tayo ng sukat na langis sa pamamagitan ng dipstick. May dipstick po yan. Ang diskarte nyo po dyan, kapag nasalinan nyo ng langis, huwag nyo muna isagad. Paandarin nyo po muna. Pag napaandarin nyo na po siya,
patayin nyo po. Tapos mag-wait ka lang ng mga ilang minutes bago mo po sukatin ng panibago. Ganun lang ang diskarte mga boss para makakuha mo po yung tamang sukat. At pag okay na po, pwede mo na po siyang i-start. At pag umandar na po yung makina, lumabas ka ng sasakyan mo, check upin mo po yung oil filter, o sa ilalim kung may pumapatak na langis, magli-leak test ka po noon, ibig ko sabihin. Maganda na po kasi yung naninigurado ka sa paggawa mo ng sasakyan para hindi po magka-problema yung makina mo. Kasi pag nagkaroon po ng leak yan, ikaw din po yung maapektuhan. O tapos patayin mo na po uli yung makina. Ang susunod naman pong gagawin mo dito, bubunutin mo po yung dipstick, punasan mo po ng basahan, o susukatin mo na po ngayon yung langis niya. Pag kulang, dadagdagan mo. Pag tama lang, di okay lang po. Siguro naman po nakita nyo kung gaano kalinis kapag gumagamit ka ng ordinary oil, di ba? Diesel po yan, pero halos wala kang makita, di ba? Ganun po ang ibig ko sabihin, kaya ko po ginagawa yan para gusto ko masatisfied yung gagawin kong sasakyan or yung customer. Hindi po para pagastusin yung customer, kundi maging maayos po yung sasakyan niya. Muli po, maraming salamat sa panonood. Sana po huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa channel ko. At kung maaari, pakipindot na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa bawat video na ginagawa ko. Maraming salamat po.